Hi everyone! Welcome back to our channel. This is Ina Verstream. For today's vlog ko, i-share lang po natin sa inyo ang panganganak na ating inahing baboy na si Mama Tinkel. At pamanhin po sa medyo delay na pag-upload itong videos na ito dahil yung mga nakaraang araw po, 2 days before po siya pumanak, ay sumunod po yung pagbaha dito sa ating lugar. So, inabot din po ang loob ng bahay natin, kaya matagal po tayo nag-busy sa paglilimas ng tubig sa loob ng bahay. At syempre po, marami pong aalalahanin, lalo na yung mga alaga ko ring aso at pusa, at syempre kami, nakailan yung mga gamit sa loob ng bahay. Kaya hindi po tayo nakakapag-vlog at hindi tayo nakakapag-update ng mga pangyayari ng panganganak ng Tinkel. At ngayon lang po tayo nagkakaroon ng time. So, ito nga po at i-share natin sa inyo dahil a night before po ay napaliguan naman po natin si Tinkel at exactly rin po at the same time dumating yung pusot na in-order natin sa online para po sa paghanda sa kanyang panganganak at sa mga bit niya para hindi po talaga silang malamigan ng sobra dahil malakas po ang ulan, malakas ang hangin. Kaya sabi ko, we are hoping na sana tumigil yung ulan dahil kailangan natin ng dry period during that time. Pero, yun nga po, hindi siya tumigil. And syempre, after that, kailangan ko rin asikasuhin si Tinkel at ang kanyang mga big. At dun nga po tayo natutulog sa banlat during that week kasi kailangan muna natin alalayan si Mama Tinkel. But for now, isashare ko lang po muna sa inyo yung moments na na-capture natin through CCTV at sa ating mga phones during the time na nanganganak po si Tinkel. Panorin po niyo. Good morning guys! Kakagising ko lang at si Tinkel daw ay namamanak na. Si Mama Tinkel nag-aanak na. Isa lang biik. Naanak pa yan.
Ay, ganun mo. Ayan nga po guys, meron ng apat, actually anim po yan. Yung pinakahuli ay stillbirth ang laki sana. Yung unang anak niya is mummified, sa piling namin. Yung unang anak niya o pangalawa. Kasi ang una po niyang, ang nakita nilang po namin kanina is itong pangalawa dito sa left. And then sunod-sunod naman po yan, kaya lang yung pang-anim niya sana is ang laki. Pag ano ko po ay paghila ko ay patay siya. Nauna pati paa. Trinay kong i-revive kanina pero wala pa rin. So ngayon 20 minutes ng interval makakalipas. Hindi pa rin siya iniire. Tinawagan na namin yung ating technician at help us para magturukan ng oxytocin kasi ang lalaki po ng mga anak. Warm. Sakto lang. Hindi siya. ml ang oxytocin lalagyan natin. 2.5. Ah, 2.5. Nagbago na po yan, di pa. Kasi marami ng mga anak. Hindi pa. Dito natin iya, ano? Dito po sa pagi. Ah, dyan na sa pagi. Ayos naman ang temperature, no? Dito maayos, oh. Walang hindi mainit. Matingkal. Tusukan ka lang namin ng ano. Sino nagturok sa iyo, ha? Sino nagturok? Magalit si Mama Tinkol yan. Magalit yan si Mama Tinkol. Palibasa ay ano kung ibang babo yan, kinagat na ako. Para kumilab lang at nang mailabas mo lahat yung ano. Magatas? Magatas nga. Namalunggayan ko ay. Na mental prepare namin siya kagabi eh. Kasi sabi ko parang wala pa naman lumalabas ng mga kung ano-ano. Paglagay nito ay nagkukot-kot na siya na nagkukot-kot. Tinabunan niya yung butas dun oh. Kaya pala siya nagagalit kasi pag pumupunta dun yung biik. Kaya ang ginawa niya tinabunan niya po niya sa patron? Tinabunan niya. Siya nagtabo nun. Tapos siyang nagkalat kung saan niya gustong ilagay yung mga kusot. Nakakatuwa lang. Marunong itong inahin na to.
Ito muna po ang ating update sa pagkakataon nito. Disclaimer lang po sa mga dati at mga bago nating taga-subaybay dito sa ating mga YouTube channel, The Life Changing Story of Eden, na hindi po tayo expert sa larangan ito, pero unti-unti po ay patuloy tayong nakikinig tayo sa mga payo at mga suggestions ng mga kapitbahay una-una. And at the same time, mag-aaral po tayo ng mga legit na mga YouTubers na nagbabaguyan, like Veterinario sa Barrio, Dr. Sagi TV, Carnoso Pig Farm TV din po. Doon po tayo natututo unti-unti. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay muli dito sa ating YouTube channel, Life Changing Story of Eden. Hanggang sa muli po, nating pagkakalutan yan. Maraming salamat po sa Diyos. Ingat